Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sapagkat kami na nakatakdang paruslahan ay kinahabagan ninyo. Salamat din po sa kamangha-manghang biyaya at pag-ibig na siyang nagbayad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo at sa pagtulong sa amin upang makatakas sa kahatulan at sumpa at pagkawasak. Sa oras na ito, samahan nawa kami ng Banal na Espiritu at tulungan kami kung ano ang dapat naming gawin sa Panginoon. Pagliwanagin po ninyo ang aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at itatag ang aming gawain sa ibabaw ng salita ng Diyos. Pakiusap, dagdagan po ninyo ang aming tapang at karunungan upang kumilos na karapat-dapat sa Panginoon. Pamunuan po ninyo ang aming buhay upang magkaroon kami ng kaluwalhatian at karangalan sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. Ngayon ay marami pong tao ang patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos sa Autumn Retreat. Pakitulungan po kami upang walang sino man ang mapahamak at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Ngayong araw, sa simula hanggang sa matapos, ay samahan nawa kami ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Unang Juan, chapter 5, verse 4 at 5. Unang Juan, chapter 5, verse 4 at 5. Babasahin ko po mula verse 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Hanggang dito po. Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang Autumn Retreat. Hindi pa ganoon katagal mula nang matapos ang Summer Retreat. Ang kabuong bilang ng registration ay 6,000. At kung isasama ang mga manggagawa, ito po ay aabot ng 7,000 sa Retreat Center. At ang mga newcomers ay mahigit 1,000. Kaya sa tingin ko po, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Mag-aral po tayo ng salita na may kasamang panalangin sapagkat sa oras pong ito ay ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ngayong araw, pag-isipan po natin ang tungkol sa Unang Juan, chapter 5, verse 4 to 5. Sa verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, sabi rito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos. Ang ipinanganak ng Diyos ay ipinanganak muli. Ang ipanganak ng Diyos ay ipanganak muli. Ang sino mang ipinanganak na muli. Isang bagay ang karaniwan sa mga ipinanganak muli, dumadaig. Sila'y dumadaig. Ang born again, ang ipinanganak ng Diyos, sa ibang salita, ang dumadaig, siyang dumadaig. Ang isang born again ay katumbas ng isang dumadaig. Kung gayon, ano ang dinadaig niya? Dinadaig ang sanlibutan. Ang dinadaig ay ang sanlibutan. At ang pangunahing bagay na dumadaig ay ang pananampalataya. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Ang pangungusap na ito ay mas mahalaga pa kaysa inaakala mo. Kung pagninilay-nilay natin ang buong Biblia, mas mahalaga ito sa iniisip ninyo.
Kaya ngayong araw, pag-isipan natin ang ilang mga bagay patungkol sa pangunahing talata na ito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos. Dito ay malino na sinasabi na mayroong ipinanganak ng Diyos. Pag-isipan muna natin ito, ang ipinanganak ng Diyos. Ang ipinanganak ng Diyos ay may kaakibat na bagay, siya ay dumadaig. Ang isang ipinanganak na muli, ang isang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig. Dumadaig saan? Dumadaig sa sanlibutan. Ang bagay na dinadaig ng Kristiyano ay nakasulat sa Biblia. Ito ay pagdaig sa sanlibutan, sa kasalanan, kay Satanas, sa pagsubok at pagdurusa. At ang pagdaig ay nagmumula sa pananampalataya. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang pagdaig na tinutukoy dito ay hindi lang isang beses na pagdaig, hindi rin nangangahulugan na walang palya. Hindi ito nangangahulugan na hindi matitisod. Ang ibig sabihin ay mayroong lakas at kapangyarihang dumaig kahit na marami ang mga paghihirap. At mayroong espesyal na pangako ng pagpapala na ibinibigay sa mga taong dumadaig dito sa Biblia. At pwede nating matiyak kung tayo ba ay ipinanganak na muli. At sa pamamagitan ng sermon ngayon, pwede rin nating malaman kung ano ang karapat-dapat na buhay Kristiyano. Sa verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, may isang ipinanganak ng Diyos. Buksan natin ang Biblia sa Juan chapter 1 verse 13. Juan chapter 1 verse 13. Juan chapter 1 verse 13. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kapag na-born again ang isang tao, siya'y nagiging anak ng Diyos. Ang pagiging born again bilang anak ng Diyos ay hindi namamana sa lahi, hindi sa dugo. Hindi pwede na dahil sa inapo ni Abraham ay automatic na born again na. Kahit mga anak ni Abraham ay kailangang personal na ipanganak muli. Hindi pwede na dahil ang mga magulang ay born again Christians ay born again na din ang mga anak. Ang bawat isa ay kailangang maligtas dahil hindi ito namamana. Hindi sa dugo. O sa kalooban ng laman. O sa kalooban ng laman. Tumutukoy ito sa lahat ng pagsisikap na nagmumula sa ating laman. Ibig sabihin, hindi tayo maaaring maipanganak na muli sa pamamagitan ng ating sariling pagsusumikap at gawa. O sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maipanganak na muli sa pamamagitan ng mga alituntunin na ginawa ng tao o mga pamantayan na itinatag nila. Yung pagsunod sa mga batas at alituntunin na ginawa ng tao. Hindi ito ang paraan para maipanganak muli. Kaya hindi tayo pwedeng maipanganak na muli sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na ginawa ng tao. Katulad ng pagdalo sa simbahan linggo-linggo at pananalangin umaga, kaya ang paraan upang maipanganak sa Diyos ay hindi sa dugo o sa kalooban ng laman na sariling pagsisikap ng tao, hindi rin sa pamamagitan ng kalooban ng tao na maraming sinusunod na samot-saring alituntunin at batas. Ang kapanganakang ito ay posible lamang mula sa Diyos. Ipinanganak ng Diyos. Kaya ang pagiging born again ay ang maipanganak na muli mula sa itaas. Mula sa itaas. Kaya sa Juan chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, sa reference, ito'y mula sa itaas. Mula sa itaas. Ipinanganak ng Diyos. Kaya mayroong ipinanganak ng Diyos. Ang maipanganak muli ay talagang nakakamangha. Buksan natin sa mga awit. 87 verse 6.
Awit 87 verse 6. Ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Si Jesus ay dumating sa Zion, sa Israel, at isinakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. At pagkatapos, ang ebanghelyo ng kaligtasan na tinupad ni Jesus ay pinangaral sa Jerusalem, sa Judea, Samaria at kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang mga ipinanganak na muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ang mga ipinanganak doon, ipinanganak sa Zion. Ibig sabihin, ipinanganak ng Diyos. Ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay ipinangaral. Ang ipinanganak muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ang mga ipinanganak mula sa itaas, ipinanganak doon. Kaya habang kanyang itinatala ang mga bayan, habang ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong sanlibutan, habang may naliligtas pa isa-isa, sila ay itinatala ng Diyos. Ang Panginoon ay magbibilang. Binibilang sila ng Diyos kung gaano karami ang taong naligtas. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Parang ganun. Ang taong ligtas ay ipinanganak mula sa itaas. Siya ay taong ipinanganak muli. Kung siya ay totoong ipinanganak na muli, sa ibang salita sa Biblia, siya ay dumadaig. Kaya ang Kristiyanong ipinanganak na muli ay siyang dumadaig. Dumadaig. Sinasabi ng ilan na mayroon daw dalawang grupo mula sa mga naligtas na Kristiyano. Silang dumadaig at silang hindi dumadaig. Mali po ito. Sa Biblia, ang taong ligtas ay dumadaig. Si Jesus ang siyang dumaig. At kapag ang isang tao ay naligtas, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Ang Panginoon ang siyang dumaig, at ang buhay ng dumaig ay pumasok sa kanya, siya ang taong dumaig. Ang Espiritu ng Panginoon na dumaig sa sanlibutan ay pumasok sa taong ligtas. Kaya sa Apokalipsis, chapter 5, ang leon sa lipi ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay. Si Jesus ay nagtagumpay. Si Jesus ay dumaig. At sa Panginoon, tayo ay dumaig. Dumaig tayo sa Panginoon. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 17 verse 14. Apokalipsis chapter 17 verse 14. Makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila ay dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Ang Panginoon ay siyang nagtagumpay. Ang mga tumanggap ng buhay ng Panginoon, tinatawag na tinawag at tapat at hinirang, ay magtatagumpay. Ang mga ipinanganak ng Panginoon ay mananaig. Kaya sinasabi ng Biblia na ang taong ligtas ay siyang dumadaig, nakabukod mula sa mga hindi ligtas na tao. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 21, verse 6 to 8. At sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao,
mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang verse 8 ay tumutukoy sa mga hindi ligtas na tao upang ikumpara sa mga hindi ligtas. Sa verse 7, sinabi ang magtagumpay. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang kaligtasan mismo ay pagtatagumpay. Bakit? Kasi hinahadlagan tayo ng Diablo na maligtas. Tinutukso tayo ng ating laman. Hoy, bata ka pa. Bakit gusto mong maligtas ng maaga? Mag-enjoy ka muna sa mundo, saka ka na maligtas. Pinipigilan tayo ng sanlibutan. Gayun din naman ng Diablo at ng laman, pumipigil sila. Subalit mas importante ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa mga kasiyahan sa sanlibutan. Kaya't lumapit tayo sa bukal ng buhay ng Panginoon at uminom tayo ng tubig ng buhay. Dinaig natin ang sanlibutan, ang Diablo at ang laman. Bakit maraming tao ang hindi naliligtas? Kasi nabibihag sila ng Diablo, ng laman at ng kasalanan. Kaya hindi sila naliligtas. May ilan na humahawak sa alak at ayaw itong bitawan. Ito ang rason kung bakit ayaw nilang maniwala sa Ebanghelyo. Napupuno ang kanilang puso ng pagnanasa sa sanlibutan. Kaya ang Ebanghelyo ay hindi makapasok sa kanilang puso. Sila ay nakikisama sa Diablo kaya't hindi sila maligtas. Ang nauuhaw ay aking painumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang kaligtasan ay walang bayad. Kailangan nilang inumin ang tubig ng buhay. Subalit ang Diablo, ang sanlibutan at ang laman ay humahadlang upang huwag nilang mainom ito. Kaya ang pag-inom sa tubig ng buhay ay pagtatagumpay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kaya kung iinumin nila ang tubig ng buhay, sila ay magiging anak ng Diyos at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At ipinaliwanag sa verse 8, ang tungkol sa mga hindi ligtas na tao. Kaya sa Biblia, ang nagtagumpay ay tumutukoy sa mga ligtas na tao na ipinanganak muli, na mayroong buhay. Sila ang nagtagumpay. Mayroong dalawang uri ng tao. Ang isa ay nagtagumpay at ang isa ay hindi nagtagumpay. Ang naligtas at ang hindi naligtas. Ang dumadaig at ang hindi dumadaig. Ito ay nauuri sa dalawa. Tayo ay naligtas at tayo ang dumadaig. Ito ay tama. Kaya sinasabi sa Biblia, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Tingnan ulit natin sa Unang Juan. Unang Juan chapter 5 verse 4. Unang Juan chapter 5 verse 4. Makikita natin dito kung ano ang dinadaig natin. Verse 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ano ang dapat nating daigin? Ito ang sanlibutan. Sa Biblia, merong ilang bagay na dapat nating daigin. Una ay ang sanlibutan, pagkatapos ay ang kasalanan, at ang Diablo, at ang mga kapighatian, at mga pagdurusa, at mga paghihirap. Una sa lahat, sabi dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ang mga taong hindi ligtas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, kailanman ay hindi nila kayang daigin ang sanlibutan. At sa Juan chapter 5 verse 19, Unang Juan chapter 5 verse 19, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Alam natin na tayong mga naligtas ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kaya lahat ng mga taong hindi ligtas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at sila'y sa sanlibutan. Kaya noong tayo hindi paligtas, tayo ay sa sanlibutan. Ngunit nang tayo ay naligtas, hindi na tayo mga taga-sanlibutan.
kung paano ang tubig ay hindi pwedeng ihalo sa langis, tayong mga naligtas ay hindi tagasantiputan, sapagkat tayo ay ipinanganak mula sa itaas. Tayo ay hindi tagasantiputan, kaya may kapangyarihan tayo na daigin ng sandiputan. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay na isda at patay na isda? Kapag mabilis ang agos ng tubig, ang puno ng kahoy at ang patay na isda ay dadaloy kasabay ng tubig. Subalit ang buhay na isda ay kayang lumangoy laban sa daloy ng tubig. Sino ang makakadaig sa sandibutan? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sandibutan. Pwede ba tayong mabuhay na tinatangay ng sandibutan gaya ng karaniwang tao? Kung mabubuhay na tinatangay ng sandibutan, siya ba ay talagang ligtas na tao? Sinasabi na ang taong ligtas ay dumadaig sa sandibutan. Dumadaig sa sandibutan. Ang striped marlin, isang uri ng isda, alam mo ba kung gaano ito kabilis dumangoy sa dagat? Isang araw, nanood ako ng TV. Sinukat ang bilis ng paglangoy nito sa dagat. Pumunta sila sa dagat kung saan maraming striped marlin at naghagi sila ng taga upang manghuli. Naghagi sila ng taga upang manghuli. Pagkaraan ng ilang saglit, isang striped marlin ang nahuli sa taga at ang fishing wire ay mabilis na naubos. Sinukat nila ang bilis at ang resulta ay 130 kilometers per hour. Lumalangoy ito sa dagat sa bilis na 130 kilometers per hour. Gano'ng kabilis at kalakas? Nakakamangha. Hinahati nito ang daloy ng tubig at lumangoy ng napakabilis. Ang isang taong ligtas ay merong kahanga-hangang kapangyarihan na dumaig sa sandibutan. Nabuhay tayo dati ayon sa kaugalian ng mundo bago tayo naligtas. Nabuhay tayo dati ayon sa mundo. Subalit mula nang matanggap natin ang buhay ng Panginoon, alam ko na hindi na ako kabilang sa sandibutan at dumating ang lakas na labanan ng sandibutan. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ipinaliwanag ng Biblia ang pagkakaiba sa pagitan ng ligtas at ng hindi. Mapalad ang matuwid. At ang mga ligtas ay gaya ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Punong kahoy na nakatanim. Kaya't ito'y nakapirmi sa isang lugar. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Sinasabi nito na ang masama ay parang itinataboy ng hangin na ipa. Tingnan po natin sa awit 1. Awit 1, basahin po natin sa verse 3 at 4. Page 796. Tingnan po natin sa awit 1. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ang mapalad, ang matuwid, ang mga ligtas ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Gaya ng isang evergreen tree na palaging kulay berde. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig ay laging naroon kahit na umiihip ang hangin. Subalit ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Napakalinaw na ang ipa ay walang halaga. Wala itong pakinabang. Wala itong laman sa loob. Walang katotohanan. Ang mga hindi ligtas ay walang buhay at walang laman. At madali silang tangayin ng hangin. Tinatangay sila kung saan-saan. At sa huli, ang kapalaran ng ipa ay susunugin sa apoy. Kaya't may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga ligtas at hindi. Sa tuwing iihip ang hangin, panghangin ng fashion, panghangin ng pagsaway, gayon din ang hangin ng pilosopiya at makatuwirang pag-iisip, umiihip.
Mayroon ding hangin ng relihiyon at iba't iba pang hangin. Tinatangay siya sa tuwing umiihip ang hangin. Papalayo ng papalayo. Siyempre kahit mga ligtas ay pwedeng matumba. Subalit may kapangyarihan silang bumangon. Pagdaan ng unos, ang masamay na paparam, ngunit ang matuwid ay matatatag magpakailanman. Ang matuwid ay matatatag magpakailanman. Pagdaan ng unos, ang masamay na paparam, ngunit ang matuwid ay matatatag magpakailanman. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan chapter 10 verse 25. Kaya nga ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Walang duda na mayroon tayong kapangyarihang dumaig sa sanlibutan. Gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, kahit na tinatangay ang ipa, ang punong kahoy ay palaging naroon. Tingnan mo ngayon, bago tayo naligtas, sanlibutan ang lahat-lahat sa atin bago tayo naligtas. Para sa sanlibutan, makikipag-agawan tayo. Nakakita ka na ba ng aso na nag-aaway dahil lang sa isang puto? Napanood ko dati, kapag ang mga African elephants ay dumudumi, tumatay, mula sa kung saan-saan, yung mga dung beetles, ito isang uri ng uwang, lumalabas sila. Ang mga dung beetles ay nagkakagatan at nag-aaway upang makakuha ng peraso ng dumi. At kanilang naglalaban sila ng matindi. Nakita na ba ninyo ito? Pwede nyo siguro itong makita sa internet. Ang mga dung beetles ay naglalaban, nag-aaway para sa tae. Pagugulungin ang isa yung tae, aagawin naman ang isa, at maglalaban na naman ulit, pinag-aawayan nila tae. Sa nakikita ko, hindi lamang ito imahe ng iba. Ganito rin tayo bago tayo naligtas. Subalit pagkatapos maligtas, hindi na tayo taga-sanlibutan. Kaya nga, dahil hindi na tayo taga-sanlibutan, ang mga hindi ligtas ay napupuot sa atin. Bakit? Kinapupuotan nila tayo dahil tayo ay hindi nila kagaya. Iba tayo sa kanila. Kaya namumuhi sila sa atin. Tingnan natin sa John chapter 15. John chapter 15. Verse 18 to 20. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Kung titingnan ninyo rito, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, alamin ninyo na ako muna, si Jesus muna, ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kung paanong inusig nila ang Panginoong Yesus, uusigin din nila kayo. Dahil sa kinapuotan ng sanlibutan ng Panginoon, natural lamang na kapuotan nila tayo. Sa chapter 17 ng Ebanghelyo ni Juan, malinaw na ang mga taong ligtas ay hindi taga-sanlibutan. Kagaya ng Panginoon na hindi taga-sanlibutan, tayo ay hindi taga-sanlibutan. Kaya mga taga-sanlibutan, bago tayo naligtas, tayo din ay mga taga-sanlibutan. Tumanggap tayo ng buhay mula sa itaas. Ang mga ipinanganak ng Diyos ay tumanggap ng buhay mula sa itaas. Kaya kahit na nakatira tayo sa mundo, tayo ay naging mga tao na nabubuhay para sa mga bagay na nasa itaas. Ito ang pangunahing katangian. Tingnan natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 1. Page 337.
Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung kayo ngay muling binuhay kasama ni Kristo, at kung totoo na kayo ay mula sa itaas, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, hindi ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang hinahanap natin ay ang mga bagay na nasa itaas. Kaya nga sa Mateo chapter 14, si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng dagat. Ang dagat ay anino ng sanlibutan. Bagamang si Jesus ay narito sa mundo, ipinahayag niya ang katotohanan na hindi siya taga-sanlibutan sa pamamagitan ng paglakad sa ibabaw ng tubig. Nakita ito ni Apostol Pedro at kanyang sinabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Nang sinabi ni Jesus, halika, si Apostol Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig habang nakatingin kay Jesus. Bakit ito ipinakita sa atin ng Diyos? Ipinapakita nito na ang mga tumanggap ng buhay mula sa Panginoon ay hindi kabilang sa sanlibutan at may kakayahan silang apakan ang sanlibutan gaya ng pagtapak sa tubig. Kaya ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Kaya sa unang Juan, chapter 2, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kailangan nating mabuhay dito sa sanlibutan hanggang sa dumating ang Panginoon. Subalit huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ngayon, narito tayo sa mundo. At dahil sa nabubuhay tayo dito, tinutukso tayo ng sanlibutan. Subalit tayo ay mga espesyal na tao na may kapangyarihang dumaig sa sanlibutan. Kaya't habang nabubuhay ka sa mundo, pwede kang matumba. Subalit may kapangyarihan kang bumangon ulit. Kaya nga, bagaman siya ay mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal. Maaari kang mahulog, subalit may lakas na makabangon ulit. Binigyan tayo ng buhay upang makabangon, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ang kahulugan ng dumadaig ay hindi ibig sabihin na wala ng mga pagsubok. Maraming kahirapan, subalit mayroon tayong lakas na madaig ang mga ito. Kung nagagawa mong makipamatok sa sanlibutan at mamuhay na gaya ng makasanlibutang tao, kung ganon, kailangan mong pag-isipang mabuti kung talagang ipinanganak ka na ba ng Diyos. Nakapagtataka. Kung lubusan kang nahuhulog at hindi na nakakabangon ulit, nakapagtataka. Kaya una, sinasabi ng Biblia na ang mga ipinanganak na muli ay dumadaig sa sanlibutan. Pangalawa, tungkol sa kasalanan, bago tayo naligtas, namuhay tayo ayon sa sarili nating pagnanasa. Gayunpaman, kahit na namuhay tayo sa kasalanan na gaya ng pag-inom ng tubig, kung ang isang tao ay ipanganak mula sa itaas, tumanggap siya ng bagong buhay. Kaya nga dumating ang Espiritu Santo bilang kaloob ng matanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ngayon, dahil sa Espiritu Santo, ang mga naipanganak muli ay mayroong buhay na hindi malayang gumagawa ng kasalanan. Hindi malaya sa paggawa ng kasalanan kung sinasabi mong ligtas ka, ngunit bumabalik ka sa dati at namumuhay gaya ng makasanlibotang tao, ito ay katibayan ng Espiritu ng Diyos sa hindi pa dumating sa iyo. Tingnan po natin sa Biblia, sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 19. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan.
sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumubing sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa pagdudublob sa putik. Dito, ang sila ay tumutukoy sa mga bulaang manggagawa at mga tao na hindi paligtas. Ang tinutukoy dito ni Pedro ay mga taong hindi ligtas. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas. Dito, sino ang sila? Tingnan natin sa 2 Pedro, chapter 2, verse 1. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Kung paanong sa inyo'y dito, ang inyo ay tumutukoy sa mga ligtas na Kristiyano, at ang sila ay tumutukoy sa mga bulaang guro. Napalihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Mula sa maraming nakakapinsalang turo, ang pinaka nakakatakot ay ang pagtanggi sa katotohanan na sila ay tinubos na ng dugo ni Jesucristo. Ito ang pinakamatinding nakakapinsalang turo. Kung hindi mo tatanggapin ang nagawa ng dugo ni Kristo, ang Espiritu Santo ay hindi papasok sa iyo. Kaya ang sila ay tumutukoy sa mga taong hindi ligtas. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na ligtas sila. Dito, ang pagkakilala ay tumutukoy sa pagsusumikap nilang gayahin si Jesus at pagsusumikap na sumunod sa salita ng Diyos. Pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sinusubukan nilang mamuhay ng matuwid pagkatapos nilang makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan. Ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Kung sinusubukan ng isang tao na magbago at sumunod kay Jesus, gayong hindi naman siya ligtas, pwede siyang maging mas sira at mas miserable kaysa dati. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam sa daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ngayon, ang kaligtasan ay hindi tulad ng aso na nahugasan. Ito ay tulad ng isang aso na naging isang tupa. Kapag ang aso o baboy ay naging tupa, ito ay kapanganakang muli. Subalit, kahit na ang labas ng baboy ay hugasang maigi, kung baboy pa rin, wala pa rin tinanggap na buhay sa loob. Ang baboy ay tutubog ulit sa maruming lugar. Ang pagiging born again ay hindi gaya ng nahugasang aso o baboy. Ito'y pagtanggap ng buhay. Kaya ang dahilan kung bakit naging ganito ang mga taong ito ay dahil sa hindi pa dumating sa kanila ang Panginoon. Tingnan natin ang Biblia para maunawaan natin ito. Iwan muna natin ito ng sandali at tingnan natin ang Mateo chapter 12. Mateo chapter 12. Ganito rin ang sinabi dito. Verse 43. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming spirito, nagpagalagala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap ng mapapagpahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya, ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng pitong spirito na higit na masasama kaysa kanya. At sila'y pumapasok at naninirahan doon at ang huling kalagayan ng tao ngayon ay mas masahol pa kaysa ng una.
Noong panahon ni Jesus, sinikap ng mga Hudyo na magpakabuti. Sinikap ng taong ito na mamuhay ng mabuti. Kaya lumabas ang masamang spirito na ito. Sabi dito, ang tao ay masigasig na nilinis at inayos ang bahay. Nang bumalik ang masamang spirito, ang bahay ay bakante pa rin. Wala pa rin laman. Kaya pumasok ang diablong ito at bumalik kasama ang pitong masasamang spirito. Ito'y naging mas masama at humantong sa pagtanggi kay Kristo. Ang mga Hudyo sa panahon ni Jesus ay nagsikap ng maigi sa pagsunod sa batas. Ang bahay ay nawalisan ng maigi, nilinis at inayos. Sinikap ng mga Hudyo na sumunod sa kautosan. Sila'y nagsumikap na mamuhay ng malinis ayon sa salita. Ngunit nang dumating si Kristo, hindi nila tinanggap si Jesus. Iniwan pa rin nila ang bahay na walang laman. Ano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay kapag pumasok ang Espiritu ng Panginoon sa isang bahay na walang laman. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay hindi pumasok at ang bahay ay naiwang walang laman, pitong masasamang Espiritu ang pumasok at nanirahan. Sinikap nitong tao na mamuhay siya ng mas mabuti kaysa dati. Ngunit dahil hindi siya tumanggap ng kaligtasan, naging mas masama siya at naging isang taong sumasalungat kay Kristo. Gayon nga noong panahon ni Jesus, at nang ipangaral ng mga apostol ng Ebanghelyo sa mga naon ng iglesia, hindi tinanggap ng mga tao ang kaligtasan ni Kristo. Sa halip, ginamit nila si Jesus bilang kanilang huwaran para walisin, linisin at ayusin ang kanilang sarili. At nanatili sa kalagayang hindi tinatanggap si Kristo. Pagkatapos, ang mga tao ay naging mas malala kinalaunan. Sila'y mga aso at baboy pa rin, kaya't sila'y bumabalik sa kanilang dating pamumuhay. Sila ay naging mas masama kaysa dati. Naunawaan niyo po ba ito? Kaya ang parehong salitang ito ay sa 2 Peter chapter 2. Verse 19. 2 Peter chapter 2 verse 19. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan. Hindi tinanggap ng mga tao ang Panginoon. Subalit sila ay nagsumikap na mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. At sa huli ay hindi na nila makakaya. Kaya bumabalik sila sa kanilang dating pamumuhay. Ibig sabihin, sila ay mas magpapakasama. At iyan ang patunay na ang Espiritu ng Panginoon ay hindi pumasok sa kanila. Kaya dito, sa verse 22, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Dahil sila'y mga aso, sila'y bumabalik sa kung ano ang kanilang isinuka. At ang babaeng baboy na nahugasan na sa pagdulublob sa putik. Kaya kahit na magsumikap silang mamuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi nila ito makakaya kung walang kaligtasan at sa huli ay babalik sila sa kanilang dating paraan ng pamumuhay na mas masahol pa. Sa unang Juan chapter 2 verse 1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu Kristo na siyang matuwid. Dito, ang mga Kristiyano ay kailangang magsikap na hindi magkasala. Kung ang sino man ay magkasala, ibig sabihin isang beses na makagawa. Ibig sabihin, tayo rin ay merong kakayahan na makagawa ng kasalanan. Kung tayo ay magkasala, hindi tayo mapapahama dahil si Jesus ay ating tagapagtanggol. Mayroong posibilidad na makagawa ng kasalanan. Ngunit dumako tayo sa sunod na chapter, chapter 3 verse 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sa chapter 2 verse 1, kung ang sino man ay magkasala, ito'y isang beses na gawa.
Kung ikaw ay makagawa ng kasalanan, merong tagapagtanggol. Ang mga ipinanganak ng Diyos ba ay nagkakasala ng patuloy at sinasadyak? Hindi ito maaari. Bakit? Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, kaya hindi sila pwedeng magkasala ng gayon-gayon na lang. Bakit? Dahil sila ipinanganak ng Diyos. Kaya ang isang tupa ay maaaring makaapak ng maruming bagay, ngunit sila ay may kakayahang tumalon. Ngunit ang mga baboy ay gumugulong sa maruming lugar. Ang naligtas sa tao ay maaaring gumawa ng kasamaan, ngunit siya ay may kakayahang lumayo mula rito. Kaya kahit na dumanag ang dugo ng Panginoon para sa kanyang kasalanan, kung patuloy siyang namumuhay sa kasalanan, ano pa ang kahalagahan ng Ebanghelyo? Ito isang teorya na lamang para sa kanya. May maglalasing na iniligtas ng kanyang ama. Kung totoo na dahil sa kalasingan niya ay namatay ang kanyang ama, patuloy pa ba siyang iinom ng alak? Pwede siyang matuksong uminom, pero makukonsensya siya at may kapangyarihan siyang daigin ito. Kung ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus ay totoo at hindi isang tsyorya, namatay siya para tubusin ang kanilang kasalanan. Subalit kung patuloy pa rin silang nagkakasala ng walang ingat, isang malaking katanungan kung talagang naniniwala ba sila rito o hindi. Ito ay isang malaking katanungan. Ang banal na espiritu ay nananahan sa mga naligtas. Ang banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ay banal na espiritu. At kapag ang Espiritu Santo ay pumasok ng minsanan, hindi na siya aalis kailanman. Kaya nga mga ipinanganak na muli ay may kapangyarihang bumangon kapag sila ay bumagsak. Kaya sabi ng Biblia, hanapin natin sa Roma chapter 6, verse 14. Roma chapter 6, verse 14. Basahin natin ang sabay-sabay, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat kayo'y wala sa ilalim ng kautosan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ang salitang makapaghahari ay unang lumitaw sa Biblia sa Genesis chapter 1. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw. Kaya ang malaking tanglaw o ang araw ay naghari sa araw. Gaya nito, bago tayo naligtas, ang pinaglilingkuran natin ay ang kasalanan. Ang kasalanan ng Panginoon natin bago tayo naligtas. Ginagawa natin kung ano ang gustong ipagawa ng kasalanan sa atin. Kapag sinabi nitong manigarilyo, naninigarilyo tayo. Gumawa ng masama, gumagawa tayo ng masama. Ako'y kinakaladkad ng kasalanan. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, hindi na kasalanan ng Panginoon natin. Dahil tayo ay nasa ilalim na ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, may kapangyarihan tayong bumangon kapag tayo ay bumagsak, at may kapangyarihan tayong lumayo. Ang Kristiyanong born again ay tumanggap ng buhay mula sa itaas. At ang isa pang dinadaig nila ay ang Diablo sa Unang Juan, chapter 2, verse 14. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo ay malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Ang masama. Ang masama ay ang Diablo. Noong tayo'y naligtas, ipinanganak tayo bilang mga anak ng Diyos. At pagkatapos ay paunti-unti tayong namumuhay sa pananampalataya. At kapag tayo naging kabataan na sa pananampalataya, ang mga kabataan ay mayroon silang kalakasan. Kaya kayo, ang mga kabataan sa pananampalataya, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Kaya lahat ng mga hindi ligtas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit ang mga ligtas ay pag-aari ng Diyos, kaya nga ang mga Kristiyano ay kayang daigin ang Diablo. Sa Biblia ay maraming salita at simbolo tungkol sa Diablo. Subalit anong unang pumapasok sa isip mo tuwing nababanggit ang Diablo? Ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang ahas ay may dalawang dila. Sa panahong ito, madalas nang magsinungaling ang mga tao.
Ang ebidensya na malakas ang paggawa ng Diablo ay pagkapuno ng kasinungalingan sa mundo. Ito ang patunay na malakas na gumagawa ang Diablo. Ang Diablo ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sa Apokalipsis, nakita ko ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Ang palaka ay maingay at napakaingay na ng mundo. Ito ay ebidensya na sa likuran ng mga pangyayaring ito, kumikilos ang Diablo. Ang dragon ay anino din ng Diablo. Naging mas masama at mas matigas ang ulo ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Ito'y patunay na kumikilos ang Diablo. Kaya't ngayon ang Diablo ay nagsusumikap sa paggawa at sino ang makakadaig sa Diablo? Sa chapter 11 sa Ebanghelyo ni Lucas, tinawag ni Jesus ang Diablo bilang taong malakas. Tanging si Jesus lamang ang mas malakas kaysa Diablo. Kaya tanging ang mga Kristiyano lamang ni Jesus ang makakadaig sa Diablo. Isinilang si Samson bilang isang Nasirita at si Samson na siyang Nasirita ay lumaban sa mga leon at nanalo. At ang Diablo ay hindi mapakali sa kasaysayan. Sinusubukan niyang pabagsakin kahit ang mga ligtas. Ngunit si Samson ay nakipaglaban sa leon at nanalo. Ito ay mabuting aral sa atin. Sino ang nakikipaglaban sa Diablo at mananalo? Tanging ang mga ligtas ang maaaring makipaglaban sa Diablo at manalo. Ang isang hindi ligtas ay hindi kayang daigin ng Diablo. Sila'y nasa mangkok na ng Diablo. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala. Dito po sa awit 91. Awit 91, verse 13. Verse 13. Iyong tatapakan ang leyon at ang ulupong. Tatapakan mo ang iyong paa, ang ahas at ang batang leyon. Dito, ang leyon, ang ulupong, ang batang leyon at ang ahas ay tumutukoy sa kapangyarihan ni Satanas. At silang mga ipinanganak na muli ang makakatalo sa Diablo. Kaya ano ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin upang manalo laban sa Diablo? Sa Efeso 6:13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Mayroong masamang spirito, at upang makipaglaban at manalo laban sa kanila, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ibig sabihin, buong baluti. Kaya tumindig kayo na ang inyong baywang ang nagbibigkisin ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ang kalasag ang pinakaimportante sa lahat sapagkat ang Diablo ay nagpapalipad ng mga nag-aapoy na palaso. Ang isang taong mayroong pananampalataya ay makakapigil sa palaso ng Diablo. Kaya sino ba ang pinupuntirya ng Diablo? Kanyang tinatarget at sinusubukang pabagsakin ang mga naligtas. At ang iglesyang itinayo ng Panginoon, nais niyang pabagsakin. Mga Kristiyano lamang ang tanging makakadaig sa Diablo. Kaya't kinatatakutan ng Diablo ang iglesia at ang mga ipinanganak na muling Kristiyano. Kaya naman, kung ang mga born-again Christians ay mamumuhay ng matuwid, babagsak ang kapangyarihan ng Diablo. Kaya't takot siya na mamuhay ng matuwid ang mga Kristiyano. Kung ang mga Kristiyano ay hahawak sa salita ng Diyos, mamumuhay sa iglesia at dalakad sa katotohanan, takot na takot ang Diablo, sapagkat alam niya na maraming tao ang maliligtas. Kaya sa Roma chapter 8 sa Biblia, Roma chapter 8 verse 35, sinabi rin niya na magtatagumpay tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Roma chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang tagutong, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak,
Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami itinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Hindi bahagya ang sinabi nito. Sabi nito, higit pa sa mga nagtatagumpay. Higit pa. Sino ang makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? Kapighatian, kasama na rito ang mga sakit. Kahit na magkaroon tayo ng sakit, kahit na may dumating pang kahirapan at masasakit na bagay, sino makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Ang mga Kristiyano ay may lakas na bumangon mula sa kapighatian, pagsubok at kahirapan. Kahit na mabigo sa negosyo, kahit na walang pagkain, kahit na nasa gitna ng mahirap na sitwasyon. Bakit? Sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Kapag dumating ang kapighatian, mahayag kung meron bang buhay si Kristo o wala. Buhay ni Kristo o wala. Kapag dumating ang kapighatian, mahayag kung meron bang buhay ni Kristo o wala. Ang mga taong hindi ligtas ay merong sisidlang lupa lamang. Subalit ang mga taong ligtas ay mayroong mga kayamanan sa mga sisidlang lupa. Kahit ang sisidlang lupa ay mukhang malakas, sira ito kapag binasag. Ang mga ligtas ay mukhang mahina, ngunit dahil sa ang buhay ng Panginoon ay nasa kanila at ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nasa kanila, ang mga Kristiyano ay lumalakas ng lumalakas habang humaharap sa mga kapighatian, pag-uusig at kahirapan. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 4, verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Idinulugmok, subalit hindi napupuksa. Ang mga Kristiyano ay mukhang mahina, subalit sila ay taong malalakas. Sapagkat mayroon silang kayamanan sa mga sisidlang lupa. Kaya kapag inusig ng hindi mananampalataya ang kanyang asawang ligtas, para huwag maniwala kay Jesus, inusig. Kapag ginagawa niya ito, malalaman niya kung gaano kalakas ang kanyang asawang ligtas. Nagkamali siya. Pwede siyang manalo pagdating sa ibang usapan. Ngunit habang mas sinusubukan niyang udyukan ang kanyang asawa na itanggi ang Panginoon, makikita niya na siya ay mas lalo pang lumalakas. Ang mga Kristiyano ay merong mga kayamanan sa sisidlang lupa. Kaya sinasabi dito, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Mayroon silang kapangyarihan na bumangon ulit. Kahit na ang araw ng kanilang kamatayan ay paparating na, ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng lakas, maging sa sitwasyon na talagang ikamamatay nila. Nakakamangha. Alam ninyo na ang iglesia ang may pinakamaraming martir sa kasaysayan. Statistically, may git 60 million ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Napakaraking bilang. Ang catacombs, ang mga sementeryo sa Roma. Ang larawan na madalas na nakasabit sa sementeryo ay larawan ng mabuting pastol. Kahit na hindi sila nasisikatan ng araw sa madilim na kuweba, naniniwala sila na ang Panginoon ay mabuting pastol. Kaya una ay yung mabuting pastol at pangalawa ay ang angkla ng pag-asa. Naniniwala sila na kahit na nakatira sila sa mga yungib, sa hinaharap
ay meron silang tiyak na pag-asa mula sa Panginoon. Mayroon silang angkla ng pag-asa sapagkat mayroon silang pag-asa. Kaya pinakamaraming larawan, una, yung mabuting pastol, at ang pangalawa ay yung angkla ng pag-asa. Yung mga catacombs ay bukas na ngayon. Sino mang nagbilang sa mga ito ay nagsabi na ang The Good Shepherd ang may pinakamaraming larawan. Nasa halos 60 angkla. Napakarami po. Anyway, ang mga naligtas ay merong ganitong kapangyarihan. Ang mga ipinanganak mula sa itaas, mayroon silang kapangyarihan na daigin ang mga pagdurusa at kahirapan. Kaya kung ang isang tao ay naging dukha at lubos na nahihirapan, siya ay maaaring bumagsak. Ngunit mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan na gawing tiyak ang kanyang pag-asa at babangon siya ulit. Ganyan. Sa panahon ni Queen Mary, si John Rogers ang nag-evangelize kay William Tyndale. Nang siya ay minartir, gustong-gusto siyang makita ng French ambassador. Habang tinitingnan siya ng French ambassador na lumalakad, nakita may lakas ng loob na para bang ikakasal. Siya ay talagang nabigla kung gaano siya ay napakatapang sa harapan ng kamatayan. Inisip niya, oh, meron palang ganitong klase ng tao sa mundo. Ang mga Kristiyano ay matapang. Paano nga ba tayo nagtatagumpay? Paano tayo nagtatagumpay? Pag-isipan po natin ito. Balikan po natin sa unang Juan, chapter 5. Bakit nagtatagumpay ang mga Kristiyano? Unang Juan, chapter 5, verse 4 to 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Kung ikaw ay ipinanganak ng Diyos, kung ikaw ay ipinanganak mula sa itaas, ikaw ay tumanggap ng buhay. At dahil sa buhay na tinanggap natin, dahil sa buhay ng Panginoon, tayo ay nagtatagumpay. Kaya kahit na nasa mahirap na lupa, ang binhi ng buhay ay lumalago. Sa Juan, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang tubig sa balon, kapag tinakman, wala ng tubig na makukuha. Subalit ang bukal ng tubig ng buhay, kahit tatakpan pa ng simento, ang tubig ay dadaloy pa rin. Sapagkat ang buhay mula sa Panginoon ay napaka-espesyal. Ito ay may kapangyarihang daigin ang lahat ng mga pagdurusa at kahirapan. Ang Panginoon ay pumarito upang tayo na mga naligtas ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit at higit pa. At ang mga naligtas ay nakatanggap ng buhay mula sa itaas. Ang buhay ay lakas. Kung tayo ay pinanganak ng Diyos, kung tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo, tayo ay tumanggap ng buhay mula sa Diyos. At kapag ang Espiritu Santo ay pumasok sa atin, hindi na ito aalis. Kaya ang mga Kristiyano ay mayroong buhay na hindi mula sa sanlibutan. Kaya tayo ay mayroong espesyal na kapangyarihan na bumangon mula sa pagkakahulog. Meron tayong espesyal na kapangyarihan. Kahit na mahulog at bumagsak, may kapangyarihan tayong bumangon dahil nasa atin ang buhay ng ating Panginoon. Noong tayo ipanganak na muli, nagkaroon tayo ng bagong buhay at naging bagong nilalang. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya dahil tayo ay naging bagong nilalang at tumanggap ng bagong buhay, sa 2 Pedro 1:4, sinasabi na likas ng Diyos. Kaya pagkatapos ng ating kaligtasan, nagkaroon tayo ng katangian na wala sa atin dati. Bago ako naligtas, ako ay sobrang hindi palaimik, tahimik. Hindi tugma sa katangian ko ang mangaral ng ganito, sa totoo lang. Gusto ko palaging mapag-isa at pangarap kong mamuhay ng tahimik. Pangarap ko na magtayo ng maliit na bagay sa kabundukan at mamuhay ng may katahimikan. Ngunit pagkatapos na ako ay maligtas, ako ay nabago.
Pagkatapos ng aking kaligtasan, nagkaroon ako ng bagong puso na wala ako dati. Mayroong bagong katangian na dumating sa akin. Kaya nagkaroon ako ng puso na nagmamahal sa Diyos. Puso na nagmamahal sa Biblia. Puso na nagmamahal sa iglesia. Puso na nagmamahal sa mga ligaw na kaluluwa at ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Nagkaroon ako ng ganitong puso at katangian na wala naman sa akin noon. Kaya kahit na ang mga bagay sa mundo ay napakabuti sa atin bago tayo naligtas, nagiging bago ang ating hangarin pagkatapos ng kaligtasan. Ang mga hummingbirds ay maliit, ngunit pumupunta sila sa mga mababangong usbong. Ang agila naman ay malaki. Maliit ang hummingbird, pero pumupunta sa mababangong bulaklak. Ang agila naman ay malaki, ngunit ito ay pumupunta sa mga patay na hayop. Magkaiba sila. Mayroong uwak at kalapati sa daong, ngunit ang uwak ay hindi na muling bumalik. Bakit po? Dahil uwak ito. Ang kalapati ay muling bumalik sa daong sapagkat ang nakikita lamang niya ay mga bangkay sa paligid at walang ibang lugar na mapupuntahan. Sa kabilang banda, ang bubuyog at langaw ay may magkaibang katangian din. Kaya dito, ang kalapati at uwak ay mayroon ding magkaibang ugali. Nagkaroon tayo ng bagong katangian at bagong puso pagkatapos na tayo ay maligtas. Kapag tayo ay bumabagsak, saan ba natin nakukuha ang lakas upang muling makabangon? Sa Panginoon ng tagumpay na nasa atin. Tingnan natin sa Awit 24 verse 7. Awit 24 verse 7 hanggang 10. Mga awit 24 verse 7 to 10. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at kayo'y mataas. Kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pagkikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at itaas kayo, kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Ito ay sinabi sa mga nakikinig sa Biblia. Sa Biblia may binanggit na pintuan ng puso sa ating espiritu. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at kayo'y mataas, kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang Espiritu ng Panginoon ay pumapasok sa kanya. Malakas at makapangyarihan, ang Panginoon ay makapangyarihan sa pakikipaglaban. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang Espiritu na kasama niya. Kaya nga ang mga Kristiyano ay maaaring maghina, ngunit sila ay merong kapangyarihan upang bumangon mula sa pagkakahulog, sapagkat ang Panginoon na nasa kanila ay malakas at makapangyarihan. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo sapagkat makakakuha tayo ng tulong mula sa Diyos. At ang Diyos ay nasa katayuan na makatulong sa atin upang talunin ang Diablo. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, madali tayong mananalo. Noong naligtas tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. At dahil sa pag-ibig niya na ibinuhos sa atin, magtatagumpay tayo. May nakita ako dati na kwento. May isang 70 years old na babae na nakatira sa Netherlands. Ang pangalan niya ay Ilina. Gusto niyang tumigil sa panigarilyo. Pero kahit na anong sikap niya, hindi niya maitigil ang paninigarilyo. Sa loob ng 50 years ay hindi niya naitigil ang paninigarilyo. Subalit merong isang matandang lalaki na ang pangalan ay Jason, 79 years old, at sila ay umibig sa isa't isa. Kaya't sila ay nagbalak na magpakasal at mamuhay ng magkasama
Yamang ang kanilang mga asawa ay kapwa patay na. Pero ito si Jason, ayaw na ayaw niya ang paninigarilyo. Kaya sinabi niya sa kanya, "Mahal na mahal kita, pero ayaw kong makisama sa taong naninigarilyo." Sumagot si Irina, "Okay, pwede ko itong itigil." Kaya itinigil niya ang paninigarilyo kaagad. At kalaunan sila ay nagpakasal at namuhay na magkasama. Sinabi ng matandang babae sa oras na yun, "Naunawaan ko na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa kalooban ko." Hindi niya kayang itigil ang paninigarilyo sa kanyang sariling sikap. Pero nagawa niya itong maitigil dahil sa pag-ibig. Gaya nito, magtatagumpay tayo kung minamahal natin si Kristo. Bakit natin ito nadadaig? Ang pinakamahalagang bagay ay ang ating pananampalataya. Kaya nga ang mga mananampalataya na may paglago sa kanilang pananampalataya ay makakadaig ng lubusan. Ang mga ligtas ay mayroong pananampalataya. Sila ay maaaring makilos kung sila ay naharap sa mga pagsubok at kahirapan. O kung ang kanilang pananampalataya ay naging mahina. Kaya kailangan natin na lumago sa ating pananampalataya. Kung tayo ay lalago sa pananampalataya at magiging malakas, tayo ay makakadaig ng lubusan. Upang maunawaan natin na tayo ay maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, tingnan natin sa Revelation chapter 12. Apokalipsis chapter 12. Apokalipsis chapter 12, verse 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Ang kanila na binabanggit dito ay tumutukoy sa mga ligtas. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, ang siya rito ay tumutukoy sa demonyo, sa Diablo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Ang ibig sabihin ng daigin sa pamamagitan ng pananampalataya ay isa buhay ito. Paano ba ang pagdaig? Sila'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Ito ay ang pagdaig sa pamamagitan ng dugo. Tayo ay mahihina, ngunit ang pananalig sa dugo ng Panginoon ang paraan ng pagdaig. Ang pananalig sa dugo ng Panginoon. Sinasabi ng Diablo, ikaw ay palaging bumabagsak sa iyong buhay Kristiyano. Hindi mo na kailangang magtagumpay dito. Ngunit madadaig natin ito sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kung hindi pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan magpakailanman, marahil marami sa atin ang hindi makakadaig nito. Ngunit kaya natin itong madaig, yamang ang dugo ng Panginoon ay nananatili magpakailanman at dahil ang kanyang pag-ibig ay perpekto. Araw-araw ay nakakagawa ako ng kasalanan. Paano ko mapapanatili ang aking buhay Kristiyano? Ang dugo ng Panginoon ay merong bisa magpakailanman. Kaya ang pananalig sa dugo ay pananampalataya. At siya'y kanilang dinaig dahil sa salita ng kanilang patotoo. Tayo ay makakadaig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung kaya, ang pananalig sa salita ng Diyos ay pananampalataya. Noong dinaig ni Jesus ang Diablo, paulit-ulit niyang sinabi, "Nasusulat, nasusulat, nasusulat." Ang pananalig sa salita ng Diyos ay pananampalataya. Pananampalataya na tayo ay lubos na magtiwala sa salita ng Panginoon, hindi sa kapaligiran o sa tao. Nasusulat, nasusulat. Ito ay pagtitiwala sa Panginoon. At hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. At kung ang ating pananampalataya ay lumalago ng normal, hanggang sa kamatayan. Kung ako ay mamamatay, ay mamamatay. Ito ang pananampalataya. Kaya sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan, sa katapatan at ganitong puso. Kung ako ay mamamatay, mamatay. Ito ay pananampalataya. Kaya magagawa mong umasa sa Diyos ng higit at higit pa habang tumitibay ng higit pa ang iyong pananampalataya. Tunay nga na magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga kailangang patuloy na lumago ang ating pananampalataya. Ang kapangyarihang dumaig ay lumalakas habang ang puso natin na umaasa sa Diyos ay lumalawak habang nakikinig sa salita ng Diyos.
sapagkat ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Tingnan natin sa Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1. Verse 24 at 25. Verse 24 at 25, babasahin ko po. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sa verse 23, subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus. Ang Kristo na ipinako ay kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kaya ang umaasa kay Kristo na ipinako sa krus ay muling nabuhay, at muling nabuhay ay pananampalataya. Yung pag-asa kay Kristo na ipinako sa krus. Ang krus ay pinakamakapangyarihan. Ano ang natatanging paraan upang makaiwas sa lahat ng kasalanan? Ito ang krus, ang dugo ni Jesus. Ibig sabihin, ang krus ang pinakamakapangyarihan. Ano ang bagay na nagpapahinto sa atin na magkasala sa ating buhay Kristiyano? Ito ang krus. Kapag tumitingin tayo sa krus, dahil sa krus, kaya nagagawa nating kontrolin ang ating sarili mula sa pagkakasala. Madadaig natin ang mga paghihirap at pagdurusa sa pamamagitan ng krus. Maaari tayong magkaroon ng kapangyarihan na madaig ang mga ito yamang si Jesus ay nagdusa sa pinakamasamang bagay. Tulad ng dinuraan siya, nilapastangan siya, at iba pa. Dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ito ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin kahit na sa harap ng kamatayan. Nababago rin tayo sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo. Sa tuwing tumitingin tayo kay Kristo, meron tayong pusong nanunumbalik at nagiging kapangyarihan ito sa atin. Kaya nga ang krus ay kapangyarihan. Kaya kung may mas malakas na kung mas malakas ang pagtitiwala kay Kristo, kung gaano kalaki ang pagtitiwala kay Kristo, gayon din ang pananampalataya ng tao. Kaya una, ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang mga pasanin ng ating mga kasalanan. At ipinagkatiwala natin yung ating mga alalahanin. At ipinagkatiwala natin ang ating mga gawain. At lubos nating ipinagkatiwala ang ating kinabukasan. Mas malaki ang pusong nananalig sa Panginoon, mas malaki ang ating pananampalataya, at mas malakas ang kapangyarihang magtagumpay. Alam nyo ba na sa Apokalipsis chapter 2 at 3, ang salitang magtagumpay ay paulit-ulit na sinasabi sa mga salita sa iglesia? Siya na nagtagumpay. Siya na nagtagumpay. Siya na nagtagumpay. Sa Apokalipsis chapter 2 at 3, merong pangako na ang mga nagtatagumpay ay gayon din ang gagawin. Kaya, sasabihin ko ito ng simple tungkol sa iglesia ng Efeso. Sinabi niya na iniwan ang iglesia ng Efeso ang unang pag-ibig. Ang pagtatagumpay ay ang pagpapanumbalik ng pag-ibig sa tao na nahulog mula sa unang pag-ibig. Ito ang pagtatagumpay. Tama po ba? Ang iglesia ng Smyrna ay may mga kahirapan, pag-uusig at mga pagdurusa. Kaya ang pagdiisan ang kahirapan, ang pagdiisan ang pag-uusig at gayong mga bagay ay pagtatagumpay. Dahil sa ang iglesia ng Pergamo ay nakompromiso, ang naghihiwalay sa kanila mula sa kasalanan ay pagtatagumpay. Tama po? At dahil ang iglesia ng Tiatira ay may mga huwad na mga manggagawa, sinabi na ang pagiging hiwalay sa mga huwad na mga manggagawa ay pagtatagumpay. At ang hindi mapabilang sa kasinungalingan ay pagtatagumpay. At ang iglesia ng Sardis ay may pangalan ng pagiging buhay, ngunit ang buhay ng pananampalataya ay patay. Ipinahayag na kapag ang pananampalataya ay naging tama sa pamamagitan ng gawa ng banal na espiritu, ito ay pagtatagumpay. At ang iglesia ng Philadelphia ay isang iglesia na nagmamahalan sa isa't isa at isang iglesia na masigasig na nangangaral ng ebanghelyo kahit na kaunti lang ang bilang ng mga miyembro nila. Kaya naman,
Ipinahayag na ang pangangaral ng masigasig at tuloy-tuloy na pangangaral ay pagtatagumpay. At kahit ang iglesia ng Laodicea ay isang maligamgam na iglesia, ipinahayag na ang pagpapanauli sa mainit na puso ay pagtatagumpay. Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 3, verse 15. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. At sa verse 21, sinasabi, at ang magtagumpay. Di ba? Kaya anong ibig sabihin nito? Ano ang magtagumpay? Ang iglesia ng Laodicea ay malahininga. Kung sila ay malahininga, walang anumang makakain ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya isusuka kita mula sa aking bibig. Ibig sabihin, wala siyang anumang matatanggap mula sa kanilang buhay. Kung gayon, ang magtagumpay. Ano ang magtagumpay? Ang magtagumpay ay ang muling mapanumbalik ang mainit na puso. Ang mapanauli ang mainit na puso, ito ang magtagumpay. At sa Apokalipsis 3, gaya ng nasusulat, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman. Ito ang nagpapayaman sa atin sa pananampalataya. Ito ay ang magtagumpay. Kaya dito sa Apokalipsis chapter 2 at 3, binigyang kahulugan na ang nagtagumpay ay ang taong naligtas. Sapagkat ang mga nahiwalay sa kanilang unang pag-ibig, ang pagpapanumbalik ng kanilang unang pag-ibig ay magtagumpay. At ito ay ang pagtatagumpay na ang mga taong nakompromiso ay nahiwalay mula sa pagkakompromiso. At kapag may kapighatian at kahirapan, ang pagtitiis dito ay ang magtagumpay. Ipinahayag din na ang mahiwalay mula sa huwad ng mga manggagawa ay ang magtagumpay. Kaya nga ipinapahayag na ang pagiging karapat-dapat ayon sa salita ng Diyos ay ang magtagumpay. Ang isang tao na minsang huminto sa pangangaral ng Ibanghelyo at muling bumangon at masigasig na nangaral ng Ibanghelyo ay nagtagumpay. Kapag namuhay ka ng normal na pananampalataya, ikaw ay nagtagumpay. Kaya ang pagtatagumpay ay hindi nangangahulugan na hindi bumagsak, hindi bumabagsak. Tingnan natin sa Awit 37. Awit 37, verse 24. Verse 24, basahin po natin ang sabay-sabay. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Sa verse 23, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon na nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Habang lumalakad sa landas na itinakda ng Panginoon, bagaman siya'y mahulog, nangangahulugan ito na pwedeng bumagsak. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal, sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Dumating din sa lupain ng Kanaan ayon sa salita ng Diyos, ngunit lumusong siya sa Ehipto ng sandali dahil nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Bumagsak siya, pero bumalik siya. Si Apostol Pedro ay sinaway din ni Apostol Pablo dahil sa pagkukunwari. Ang mga Kristiyano ay maaari ding bumagsak pansamantala, ngunit hindi sila lubusang babagsak. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ang mga Kristiyano ay nagtatagumpay, ngunit nagtatagumpay sa Panginoon. Sa Panginoon. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 2, verse 14. Verse 14, subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Na siyang laging nagdadala sa atin. Mula saan siya nagdadala? Hindi mula sa labas ni Kristo.
kundi salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo. Kay Kristo. Ito ay kay Kristo. Kaya ang Panginoon, ang ulo at ang iglesia ang katawan. Kaya mayroong tuntunin ng Espiritu ng buhay sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Kaya kung konektado sa iglesia yan, kung konektado sa katawan ng Panginoon, tumatanggap ng normal na panustos ang taong iyon. At meron siyang lakas. Kung nakakakuha ng supply ng mabuti mula sa ulo ang taong iyon, ay may lakas. Kaya responsibilidad ng sanga na manatiling nakakabit sa puno. Kung nakakabit ito ng maayos, matutustusan ito ng mabuti at mamumunga bilang resulta. Kung titingnan natin ang ating pamumuhay, gaan na tayo nagtagumpay. Gaan na natin napagtagumpayan ang maraming kahirapan. Ito ang kapangyarihan ng iglesia. Ang pagiging konektado sa iglesia ay pagkakaroon ng panustos ng banal na espiritu ng buhay. Kaya naman, nalagpasan natin ito hanggang ngayon dahil sa kalakasang natanggap natin mula sa Panginoon. Kaya nga tayo ay nagtagumpay. Ngunit tayo ay nagtagumpay kay Kristo. Atin itong napagtagumpayan. Nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng panustos ng Panginoon sa pagtitipon, di ba? Kaya kung pag-iisipan ninyo ng mabuti, ang salitang magtagumpay, si Jacob. Si Jacob ang taong nagtagumpay, di ba? Si Jacob ang nagtagumpay. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Jacob? Ibig sabihin nito, tuso. Ito ang ibig sabihin niyon. Bakit tuso? Bakit itong tusong si Jacob ay nagtagumpay? Genesis chapter 32. Verse 26 at 28. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Dito ay makikita si Jacob. Si Jacob po ay maraming pagkukulang. Nilinlang niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang ama. Kaya bakit siya isang nagtagumpay? Anong ibig sabihin ng nagtagumpay dito? Sinabi niya, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Sa ibang salita, nagtagumpay siya na matanggap ang pagpapala ng Diyos. Si Esau at si Jacob ay nag-away. Si Esau talaga ang dapat na pagpalain, subalit kinuha ito ni Jacob. Siya ay nagtagumpay sa pagtanggap ng pagpapala. Siya ay naghirap sa loob ng 20 years sa tahanan ni Laban at nakipagbuno siya kay Laban. At sa huli, siya ay nagtagumpay. Nakipagbuno din siya sa Diyos sa tawiran ng habok at nagtagumpay siya para matanggap ang pagpapala ng Diyos. Sa makatuwid, ang pagtatagumpay ay hindi nangangahulugan na ang isa ay walang pagkukulang. Kahit na may mga pagkukulang tayo sa ating Christian life, mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos at sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Si Jeremias ay maraming pagsubok, ngunit sabi ng Biblia, siya ay nagtagumpay. Si Jeremias ay sinalakay ng maraming beses, ngunit hindi siya natalo, at nagtagumpay siya sa lahat ng mga iyon. Tingnan natin sa Jeremias chapter 1. Verse 18. Page 1108, Jeremias chapter 1, verse 18 to 19. Ngayon, tingnan mo, ginawa kita sa araw na ito na isang lunsod na may kuta at isang haliging bakal, at gaya ng pader na tanso laban sa buong lupain, laban sa mga hari ng Juda, sa mga prinsipe nito, sa mga pari nito, at laban sa mamamayan ng lupain. Lalaban sila sa iyo, ngunit hindi sila magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ako'y kasama mo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. Si Jeremias ay sinalakay ng maraming beses sa kanyang buhay, subalit nagtagumpay siya, napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsalakay dahil siya ay isang lunsod na may kuta at isang haliging bakal,
at gaya ng pader na tanso. Si David ay maraming mga pagsubok, subalit napagtagumpayan din niya ang lahat ng iyon. Kaya ang mga Kristiyano sa bagong tipan ay mga tao na nagtagumpay. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ikaw si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo pang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sinabi ng Biblia, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa iglesia. Sapagkat ang Panginoon ang ulo ng iglesia at ang mga Kristiyano bilang mga bahagi na nakakabit sa Diyos ay mga tao na nagtagumpay. Kaya kung iisipin nating mabuti, kung makikipaglaban tayo sa Diyos, mananalo kaya tayo? Kung makikipaglaban tayo sa Diyos, mananalo kaya tayo o hindi? Kaya dapat maging marunong tayo. Kung makikipaglaban tayo sa Diyos, mananalo ba tayo? Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 3, napapagtagumpayan ng Diyos ang lahat. Kaya ang Panginoon ay siguradong magtatagumpay. Kaya ano ang pinakamabuting pamumuhay? Kapag nagsalita ang Diyos, matalino na yumuko tayo at magsabi ng oo Panginoon. Kapag nakipaglaban tayo sa Biblia, mananalo ba tayo o hindi? Hindi natin kaya. Kaya nga mas mabuting, mas matalinong sumuko sa harapan ng Biblia nang walang kondisyon. Kahit na mayroon ka mang ibang idea tungkol sa Biblia, ang kapangyarihan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa iglesia. Kaya kanino dapat tayo pumanig? Matalinong pumanig tayo sa iglesia, di po ba? Dahil sa ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng iglesia, kaya ang Diyos ang nagsasagawa ng lahat. Ang Panginoon ang siyang dumadaig, ang Panginoon ang ulo ng iglesia. Kaya ano ang kanyang napagtagumpayan? Napagtagumpayan ng Panginoon ang kaligtasan. Ito ang tagumpay. Ano ang ibig sabihin ng tayo ay nagwagi sa ating Christian life? Tayo ay tunay na nagwagi kung nakapagliligtas tayo ng maraming naliligaw na kaluluwa, di po ba? Anong ibig sabihin ng daigin ng Diablo? Anong ibig sabihin ng daigin ng sandibutan? Paano natin madadaig ang sandibutan? Ang pagdaig sa sandibutan ay ang pag-akay sa mga naliligaw na kaluluwa sa mundong ito, papunta sa piling ng Diyos. Ang daigin ng Diablo ay ang pag-akay sa mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas papunta sa piling ng Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga special na pangako para sa mga nagtagumpay. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 3, verse 21 at 22. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mga Kristiyano ang mga taong nagtagumpay. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ibig sabihin, ang Panginoon ay hari ng mga hari at ang mga Kristiyano ay hari. Sinabi, dahil kayong lahat ay mga hari, magtagumpay. Kung ibubuod natin ang mga pagpapalang matatanggap natin sa mga talatang ito, ito ay pag-upo sa trono. Kapag ang isang tao ay naging hari sa mundo, mapapasa kanya ang lahat ng pagpapala. Ikaw ay hari. Parang sinabi na lahat ng pagpapala ay ibinibigay sa iyo. Tunay na ang ipinanganak na muling Kristiyano ay mga taong nagtagumpay. Kaya sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sandibutan. Kaya ako ay ipinanganak na muli. Ako ay isang ipinanganak na muling Kristiyano. Maaring iniisip ninyo, ang salitang ito ay medyo malabo, pero maaari natin itong gawing mas simple. Ang isang tao na ipinanganak na muli ay isang taong nagtatagumpay. Pagkatapos ng kaligtasan, hindi na tayo sa sandibutan. Kaya mayroon na tayong kapangyarihang daigin ang sandibutan at ang kapangyarihang magtagumpay sa kasalanan. At mayroon din tayong kapangyarihang daigin ang Diablo at kapangyarihang madaig ang mga kapighatian at kahirapan. Subalit sa mundong ito, maaari tayong mahulog. Ngunit paano tayo makakabangon ulit? Dahil tayo ay binigyan ng isang bagong buhay. At ito'y tiyak na itong buhay ay hindi galing sa akin. Ito ay isang buhay na hindi pwedeng ibaon. At sa oras na ang banal na Espiritu ay pumasok, hindi na siya aalis pa. Kaya't hindi tayo mahahalo sa sandibutan na tulad ng tubig sa langis. Kahit na nakikipag-usap tayo sa mga tao sa mundo, hindi tayo magiging kaisa sa kanila.
hindi natin sila makakausap tungkol sa mga importanteng usapin na kaya ng sa tubig sa langis. Kung ang isang Kristiyano ay merong mas mainit na pakikisama sa sandibutan kaysa ibang mga Kristiyano, siya ay sa sandibutan, hindi sa Diyos. Di po ba? Kapag nakikipag-usap tayo sa mga kapwa Kristiyano, nakakagulat na meron tayong parehong pag-iisip. Kaya sinabi ng Biblia na dahil sa tayo ay mga taong dumadaig at dahil sa tayo ay ilaw ng sandibutan, sinabi niya sa atin na pagliwanagin ang ilaw. Hindi tayo naging ilaw dahil sa nagliwanag tayo, kundi dahil sa naging ilaw na tayo, inuutosan niya tayo na pagliwanagin ang ilaw. Dahil sa tayo ay asin ng sanlibutan, sinabi ng Diyos sa atin na ilabas ang lasa. Ang buhay ng nagtagumpay ay nasa atin. Yung buhay na nagtagumpay, nasa atin ito. At tayo mga taong nagtatagumpay. At kapag tayong lahat na naligtas ay merong mabuting Kristiyanong pamumuhay sa Panginoon, tiyak na ang gagantimpalaan niya tayo ng mga walang hanggang pagpapala. Dahil tayo ang mga taong naglilingkod sa Diyos na buhay. Malaking gantimpala at kaluwalhatian ang inihanda para sa atin. Hindi ito pwedeng ikumpara sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya paano natin maibubuo dito sa isang pangungusap? Ipagkakaloob ko na mauupong kasama ko sa aking trono, ang Panginoon ng Hari ng mga Hari. Kaya ngayon, napag-aralan natin ang tungkol sa mga bagay na ito. Tungkol sa tayo, mga nagtagumpay, manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan hanggang sa ikaw ay muling dumating. Pakiusap, tulungan niyo po kami na mabuhay sa iyong kalooban sa sanlibutan ito gaya ng iyong sinabi. At tulungan niyo po kami na maisakatuparan ang iyong mga gawa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Samahan nawa kami ng Panginoon sa Autumn Retreat at mahabag ka po sa aming lahat na wala po ni isa sa amin ang maligaw. Sa lahat ng bagay na inihanda ng Iglesia, pangunahan nawa ng Diyos at gamitin ang bawat isa sa amin ng mahalaga. Pakiusap, gumawa po kayo sa amin upang ang Ebanghelyo ay aktibong maipangaral sa Korea at sa ibang bansa. Ipinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen.